Hello guys, welcome to my channel. In today's video guys, so i-share ko lang sa inyo yung pagkuha ko ng aking postal ID guys. So ano nga ba yung kailangan natin dapat dalhin pag kukuha tayo ng postal ID guys? Yung sa mga first timer guys, kasi ako first timer ko rin na kumuha ng postal ID, so wala akong idea kung paano ba kumuha. So ang ginawa ko lang, search muna ako sa Google kung paano, ano ba yung mga requirements. So chinek ko muna doon. So yung unang dadalhin natin talaga, yung pinaka importante talaga ng dapat natin dalhin guys is yung una, kailangan natin dalhin yung birth certificate natin. So kailangan yung dadalhin natin is yung PSA, yung bago natin ngayon PSA. Pero pwede din yata yung, pwede pa rin kung wala kayong PSA, pwede pa rin naman yata yung NSO birth certificate. So pwede pa naman yun kasi dun sa pinuntahan ko na pinuntahan kong post office namin guys is tinatanggap pa rin naman nila yung NSO. Although hindi ko alam sa mga ibang post office sa ibang province kung tinatanggap nila yung NSO. And then after nun guys, magdala din tayo ng barangay clearance kung saan tayo nakatira, kung saan tayo sakop ng ating barangay. So kukuha tayo ng barangay clearance kasi yun din ang pinaka-requirements sa pagkuha ng postal ID guys. So huwag nyo kalimutan na kumuha ng barangay ID. Huwag nyo kalimutan na kumuha ng barangay clearance ninyo dun sa barangay hall ninyo guys. So ayun guys, pagpunta natin dun guys, tatanungin nyo lang kung paano kumuha. So bibigyan nila kayo ng form guys. So yung form na yun is fill up natin guys. So yun nga pala guys ha, bago kayo kumuha, alamin nyo muna kung saan ang pinakamalapit na post office sa lugar ninyo. Kasi dito sa amin medyo magkakalayo siya. Although pwede mo naman siyang kurin kahit saan doon. Kailangan lang may magpipicture. Kasi usually sa mga pinuntahan ko na post office namin, sa tatlong pinuntahan ko, isa lang yung ano, sa isa lang ako doon na picturean kasi yung dalawa is hindi available yung mga na-picture nila. So ayun. So pagpunta niyo doon, pipilapan niyo pagkatapos niyo nang na-fillapan yung form na yon. So nga pala guys, magdala rin kayo ng ballpen kasi hindi nila kayo pahiram ng ballpen. Kasi ako, hindi ako nagdala ng ballpen, nakalimutan ko, so bumili ako ng ballpen. So much better kung magdala na kayo ng sarili niyong ballpen kung meron kayo sa bahay. Dali niyo na rin siya pagpunta niyo sa post office. So yun nga guys, so na-fill up, pinigyan niyo na kayo ng form, 'di ba? So pagka fill up niyo ng form na 'yon, so pass niyo lang 'yon and then together with your NSO birth certificate o yung PSA na bago ngayon. So nga pala guys, kailangan niyo rin dalhin yung ano, yung original. Kasi i-compare nila yun eh. So and then kailangan naka-photocopy natin siya. Ipa-photocopy nyo na din yung birth certificate niyo. So after na nila chinek yun, i-check kasi nila yung ano niya, yung birth certificate niyo. And then after nila check yun, papasokin na nila kayo dun sa loob para picturean kayo. So pag pinicturean nila kayo, kailangan yung tanggalin nyo yung earrings niyo. Parang sa passport lang naman yun guys. So earrings, tanggalin. So yan, after nun, pagka-picture sa inyo, kukunan kayo ng fingerprints yung biometric niyo. So after nun, then yung computerized na signatures. So sa signatures, medyo nahirapan ako dun. So nakailang take ako dun eh. So marami ako. Siguro naka 10 times ako naka-take dun sa signatures na yun. So hindi ko napaperfect eh. Although yung pagkakita ko nung na-receive ko yung postal ID ko nung last week. So hindi rin ako satisfied yung sa signature ko. So ayun. So much better kung talagang, kasi pag doon medyo tense ka magsulat doon kasi habang sinusulat mo nakatingin ka sa screen. So sabi sa akin nung nag-ano doon, na huwag akong titingin sa screen. So ayun ang ginawa ko.
So yun po, pagkatapos nyo na nagawa lahat yun, so yung bayad, yun nga pala guys, yung bayad dun sa postal ID is 500 for. So magprepare rin kayo ng bayad yung 500 for. So ayun nga guys. So after nun, sasabihin nila sa inyo kung kailan nyo siya makukuha. And then ang pagkuhang pag, hindi pala, I mean, i-deliver pala yun. Darating yung postal ID nyo guys is within a month. After 1 month, dun nyo siya marireceive. Yung sa akin kasi, 1 month nga. 1 month kung ano siya. Saktong 1 month siya talagang dumating. 30 days talaga siya dumating. So, after nun. So, ayun. So, guys, ito pala yung itsura nung pag dumating na sa inyo sa bahay ninyo yung kartero. Ito yung i-deliver. Ito yung ganito yung itsura nung i-deliver nila sa inyo yung postal ID nyo. Nasa loob ng sobre nito yung postal ID ninyo, guys. So, ito yung sa akin. Ayan siya. So, yun. So, ganyan siya. Diba? So, yun. Ganun lang naman siya kadali, guys. Ang pagkuha ng postal ID. Walang kuskus balungos. So, pasadali nyo lang yung kailangan yung dalin. So, hindi na kayo mahihirapan. So, yun, guys. Madali lang naman siya, eh. Kasi importante talaga ngayon yung valid ID. Kasi yun ang pinaka kasi kailangan natin ng valid ID ngayon. Susunod ko palang video guys. So yun kailangan itatakal ko pala yung kung bakit ako kumuha ng postal ID. Kasi diba kay YouTube nga pala is kailangan na natin ng wireless account. So doon na nila kasi iuulog yung sweldo natin sa kay YouTube. So hindi na tayo pwedeng kumuha ng sweldo kay Western Union by next year. So before, so kailangan before matapos tong 2020, so kailangan nakapag ano na tayo guys ng account natin. So sa mga baguhan niyan guys, so kailangan mag-prepare na rin kayo ng ano niyo. So kailangan na rin siya kumuha ng ano niyo ng account niyo ng bank account niyo kasi doon na siya ihuhulog ni AdSense yung inyong sweldo. So, yun lang guys. So, sana may tulungan kayo. May nakuha kayong mga tips sa aking vlog ngayong araw na to. So, guys, sana kung nagustuhan ninyo, just thumbs up naman guys. And then, kung sa mga hindi pa na nagsasubscribe, please subscribe. Sa mga napadaan lang, subscribe kayo guys. So, guys, hanggang dito na lang aking video. So, salamat sa pag-subaybay nyo o sa pagsama sa aking video ngayong araw na to. So, guys, see you again. Bye-bye!